ba, tinakot mo ko. Akala ko ba naman may sumusunod sa akin masamang elemento? Ikaw lang pala yan. Pasensya ka na po eh, natakot kita. Tumatakbo ka kasi. Teka nga, bakit ba ganyan ang itsura mo? Tao ngayon sa Boracay Cafe Restaurant dahil meron kaming Halloween party ngayon. Teka, saan ka nga ba papunta, pre? Wala kasi akong mahanapan ng venue para sa birthday ko, pre. Wala kasi akong mahanapan ng venue. Oh, happy birthday, pre! Yung boy, saan ba yung Boracay Cafe Restaurant? Oo, oh, naparoon pa yung palabas yung linag ni Prince Abdul sa kani ni Alan. Ganun ba? Yung sa Bora Cafe and Restaurant, sigurado magugusto mo doon, pre, sa birthday mo. Pero hindi ko alam yung YouTube channel na eh. Meron ka bang data dyan? Pakita ko naman, pre, oh. Ba, oh, pre, sige. Sa isang kondisyon, baguhin muna yung itsura mo. Please, sandali lang ah. Paano ba yun? Pre, no. Ano yung mag-magic ah? Oh. Ay naku, pa-secret-secret ka pa dyan. Sige na nga, manood na nga tayo. Hello guys! Hello netizen! I'm Prince Abdul and today's video, pag-uusapan natin tungkol nga sa Boracay Cafe and Restaurants. At malamang marahil na hanap nyo si kapatid ni Ana. Ngayon ay kakapanayamin ni kapatid ni Ana at ang isa sa in-charge sa Boracay Cafe and Restaurant para tanungin kung ano-ano nga ba mga services pa ang kanyang ino-offer at kung magkano nga ba ang magagastos ang gusto mong mag-celebrate sa Boracay Cafe and Restaurants. Tara, panoorin natin ang panayam ni kapatid ni Ana sa in-charge ng Boracay Cafe and Restaurants. Hello guys! Hello netizen and my name is Alan and today's video katulad nga na sinabi ng kapatid natin na si Prince Abdul na aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga services na ino-offer ng Boracay Cafe and Restaurant. Ngayon, itutoy ko muna kayo sa iba't ibang bahagi ng restaurant na ito. So, tara na! Ang Boracay Cafe and Restaurant ay matatagpuan sa distrito na Kalubalad sa Cornish Market. Upang masubukan ang masasarap na pagkain at maaliwalas na ambiance, maaaring bisitahin at tangkilikin ang kanilang lokasyon at sila ay nagbubukas araw-araw mula sa 6 ng umaga hanggang sa 11 ng gabi. Ang Boracay Cafe and Restaurant ay pag-aari o pinamumuluan ng isang Pinay na si Ligaya Hadi at ang asawa niyang Yamini na si Hussein Bin Hadi at ito ay kanilang na-establish noong 2008. Sa 13 taon nang namamayagpag, ang Bora Cafe and Restaurant ay naparangalan na ng iba't ibang certificates at pagkilala. Mula sa ground floor ay makikita ang counter na puno ng masasarap at apat halagang tatak Pinoy na mga pagkain. Ang ino-offer nilang value meals na may 2 ulam, unlimited na kanin, malinamnam na sabaw at isang bote ng tubig. At makikita sa first floor nito ang dining area hanggang sa second floor. Subukan din ang nakakapreskong halo-halo bilang isang dessert pagkatapos kumain ng di matatawarang lasa, sarap at tatak Pinoy na mga ulam nito. Ang iba't ibang variety at masarap na pagkain ay sinerbisyuan pa ng mga palakaibigan at masayahing mga tauhan nito. Tara, puntahan naman natin ang third floor para sa ibang function o ibang services na ino-offer ng Boracay Cafe and Restaurant. Ikaw ay mamamangha talaga sa resto and cafe na ito dahil sa 3rd palapag nilang pwesto ay makikita rito ang talaga namang nakakapang-akit na ambiance nito na may live band pa. Sa ganda ng ambiance ito ay aakalain mo nasa Pilipinas ka na. Ngayon sa pwestong ito, nandito ngayon tayo sa 3rd floor kung saan makikita ang function hall. Ngayon ay kapanayamin natin ang maaari niyong tanungin tungkol nga sa iba't iba pang servisyo na ino-offer ng Boracay Cafe and Restaurant. Narito ang kanilang interest person na maaari natin po sa... Ako nga pala po si Nara, assistant ko ni Ma'am Mila dito. Habang wala po siya nagbabakasyon, ako, sino man yung nagpunta dito, ako po muna ang nag-a-assist sa kanila. Siya muna pinaka-in-charge ng Boracay Cafe and Restaurant in case na magkaroon ng tanong yung mga gustong mag-celebrate ng mga event dito sa kanilang function hall. Anong araw at anong oras maaaring gamitin ang function hall nito?
Anytime po, as long as wala pang nakapagtabo or nagpa-reserve, pwedeng-pwede. For example, gusto ko na mag-celebrate ng birthday ko dito at kailangan ko pa bang magpa-reserve o hindi na? Kahit anong occasion po na gusto nyo i-celebrate dito sa Boracay Functional, kailangan, kinakailangan po magpapabook o magpapa-reserve. Kasi kailangan pang update po sa any department, gaya po ng mga food na napili nila. Dahil hindi lang po isa ang shift na magluluto dito. May tatlo kaming shift na iba't ibang food ang niluluto nila. So, di ba po, alam naman natin na meron ngayong pandemic. Ilang tao ba yung capacity o minimum na pwedeng magpunta o pumasok dito sa inyong function hall? Dito po sa function hall namin, dalawa po. May malaki at saka maliit. Okay. Pero sa ngayon pong napanahon na ngayon na may pandemic, ang ina-allowed lang po namin dito sa malaki 50 person or 70 person. Yun yung pinaka-maximum. Yes po, kasi po, dahil sa social distancing na susundin natin. At dito naman sa maliit, 20 person po ang ano din namin maximum dahil sa panahon na pandemic. Pero kung walang pandemic po, aabot din dito yung sa malaki ng 130 person. Diba alam naman natin na tatakpino yung mga lasa dito sa Boracay Cafe and Restaurant. So, ilan po bang dishes yung pwede natin maihain doon sa mga gustong magpa-event dito? Anim na dishes po. Anim na ulam. Tsaka may kasama yung soup at tsaka watermelon. So, that is the maximum? Ano yung 6 dishes lang talaga yung pwede natin i-offer? Wala nang pwedeng idagdag doon? Depende po sa client kung gusto nila magpadagdag, pero additional charge na po. Additional charge na po yun. Yung magagastos po ng mga client na kami nyo ngayon is nag-accept lang kayo ng 50 persons nga dahil nga sa pandemic. So, magkano may magagastos ang 50 person ngayon? Sa 50 person po, 1,750. Then per head kami dito, 55 per head. Okay. Oo. Tapos if ever na kung ano pong mga drinks nila, additional charge na po yun. Ah, bali walang libreng drinks yung... Tubig lang po ang libre namin dito. Okay. So, dahil nga dito, nandito sa Middle East, di ba guys? So, dito ba yung ano, di ba na magkasama yung babae at lalaki? Yes po. Pero as long as na yan ang roles dito sa Saudi Arabia, kung nagdepende lang din kami sa mga client o sa organizer ng event, kung i-require nila sa amin na kailangan hiwalay yung babae at saka lalaki, ihiwalay din namin. Pero mga kabayan lang din natin eh, kaya nagsasama lang din sila. Yung pandemic ngayon, di ba? So ano yung mga pamamaraan nyo na parang safety para sa mga naman sa mga client nyo na magse-celebrate na kanilang mga event dito? Sa panahon po ngayon na pandemic, we need to follow the protocols. Like wearing a mask, always wash our hands, using sanitizer, and social distancing. Hindi naman natin, di ba? Yung kanilang protocol is kailangan talagang hand washing, using face mask, syempre. Kailangan pa ba ng mga requirements para lang makapag-avail or magamit namin yung functional? Hindi po. Ang kinakailangan lang namin dito is makipag-usap ng maayos, makipag-communicate ng maayos, at saka down payment lang po ang magparamalak lang namin yung slots nila. Maraming maraming salamat sa iyo sa pagpa-unlock mo sa akin. Sa mga katanungan ko, syempre para malaman din ng mga netizen natin, yung mga talagang tumatangkilik sa Boracay Cafe, ibang hindi pa alam kung paano nga ba mag-avail ng service ng Boracay Cafe, no? Ayun, yun lang yung mga tanong ko at Thank you, sir. Thank you po. Yan. Yun nga guys, thank you sa panonood ng aking video ngayon. And for any question or inquiries, pwede nyo tawagan ng ang Boracay Cafe and Restaurant at makikita nyo yan na nakplast dito sa aking screen ngayon. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ng Boracay Cafe and Restaurant, pindutin mo lang ang subscribe. Don't forget to hit the notification bell para manotify ka ng mga videos na i-upload lagi namin. Don't forget to like and comment dyan sa baba kung ano na pa nga ba ang mga question mo about sa Boracay Cafe and Restaurant.